guys, welcome back to my channel. Kayo ba po ay meron kakilala? Kasi ito po ay pito ang nakausap natin kahapon na iisa lamang po ang kanilang mga problema. Yun po ay meron pong nanggamot sa kanila na mga hindi naasahan na yun pang taong yun kung sino pa yun ang gagamot din sa kanila. Halimbawa po, albularyo. Ngayon, yung albularyong yun ay lagi na lamang siyang nagkakaroon ng sakit kada pupunta siya doon. Halimbawa, may sakit siya, pupunta siya doon. Siyempre, magbibigay po siya ng donasyon. Yun po ang sabi naman ng isang albularyo na yun daw din ang gumamot sa kanya. Ayun, din nagbigay siya ng donasyon. Eh, malaki siyang magbigay ng donasyon. Ngayon, eto daw, kumbaga, nagkuhan tanong po siya sa ibang albularyo. Eto po ay base po sa nakausap po natin kagabi sa messenger. Siya po ay laging masama ang pakiramdam sila ng kanyang pamilya. Lagi-lagi na lang po siyang may sakit. Ngayon, siya po ay merong pagamutan na talaga namang kapag siya ay pumunta, ay siya po ay gumagaling kaagad. Ayan na. Ngayon, ay di, nagtataka lamang po siya, ba't siya po, sila pong pamilya ay laging may sakit. Ayan na. Ngayon, nagkuhang tanong po siya, may nakapagturo, pumunta ka doon sa albularyo doon. At yun eh, ano, kumbaga, yun ay mahusay din, magkuhan tanong ka. E di siya po ay masamang pakramdam, siya po ay nagpagamot dun sa ibang albularyo. Ang sabi po sa kanya, ay kanino ka ba nagpapagamot? Ako ay nagpapagamot, sabi niya, nagpapagamot po ako doon sa isang albularyo namin, yun o, eh talagang kakilala namin at subok. Ay siya, itong albularyong ito, ay siya rin ang nagbibigay ng sakit sa inyo, para kayo ay magpabalik-balik sa kanya. Ayan na. At tapos, may inutos sa kanya yung isang taong yun na para siya ay, kumbaga eh, hindi na siya magkaroon ng sakit pa. Kaya ang sabi ko po sa inyo ay wag na wag kayong, halimbawa, merong nang ihip sa inyong ulo, wag po kayong magpapaihip. May ibig sabihin po yan. At wag din po kayong magpapatapik kahit kanino. Kung tatapikin po kayo, magtapikan na lamang kayo. Pero in the end, sa'yo yung pinakahuling tapik. Ha, kasi yan po ay may ibig sabihin. Ito po ay pito na pare-parehas lang naman din na kanilang istorya na sila ay ginamot. Ito naman ay hindi niya kalain, kapisan niya pa sa bahay. Siya ay ginamot at siya ay nagpatingin sa manggagamot. Ngayon, ang video ito ay para po sa inyo. Kayo ba po ay meron kakilala? Kasi ito po ay pito ang nakausap natin kahapon na iisa lamang po ang kanilang mga problema. Yun po ay meron pong nanggamot sa kanila na mga hindi naasahan na yun pang taong yun kung sino pa yun ang gagamot din sa kanila. Halimbawa po, albularyo. Ngayon, yung albularyong yun ay lagi na lamang siyang nagkakaroon ng sakit kada pupunta siya doon. Halimbawa, may sakit siya, pupunta siya doon. Siyempre, magbibigay po siya ng donasyon. Yun po ang sabi naman ng isang albularyo na yun daw din ang gumamot sa kanya. Ayun, din nagbigay siya ng donasyon. Eh, malaki siyang magbigay ng donasyon. Ngayon, eto daw, kumbaga, nagkuhan tanong po siya sa ibang albularyo. Eto po ay base po sa nakausap po natin kagabi sa messenger. Siya po ay laging masama ang pakiramdam sila ng kanyang pamilya. Lagi-lagi na lang po siyang may sakit. Ngayon, siya po ay merong pagamutan na talaga namang kapag siya ay pumunta, ay siya po ay gumagaling kaagad. Ayan na. Ngayon, ay di, nagtataka lamang po siya, ba't siya po, sila pong pamilya ay laging may sakit. Ayan na. Ngayon, nagkuhang tanong po siya, may nakapagturo, pumunta ka doon sa albularyo doon. At yun eh, ano, kumbaga, yun ay mahusay din, magkuhan tanong ka. Eh di siya po ay masama ang pakiramdam, siya po ay nagpagamot dun sa ibang albularyo. Ang sabi po sa kanya, ay kanino ka ba nagpapagamot? Ako ay nagpapagamot, sabi niya, nagpapagamot po ako doon sa isang albularyo namin, yun o, eh talagang kakilala namin at subok. Ay siya,
Itong albularyong ito ay siya rin ang nagbibigay ng sakit sa inyo para kayo ay magpabalik-balik sa kanya. Ayan na. At tapos, may inutos sa kanya yung isang taong yon na para siya ay, kumbaga eh, hindi na siya magkaroon ng sakit pa. Kaya ang sabi ko po sa inyo ay wag na wag kayong, halimbawa, merong nang ihip sa inyong ulo, huwag po kayo magpapaihip. May ibig sabihin po yan. At huwag din po kayo magpapatapik kahit kanino. Kung tatapikin po kayo, magtapikan na lamang kayo. Pero in the end, sa'yo yung pinakahuling tapik. Ha? Kasi yan po ay may ibig sabihin. Ito po ay pito na pare-parehas lang naman din ang kanilang istorya na sila ay ginamot. Ito naman ay hindi niya kalain, kapisa niya pa sa bahay. Siya ay ginamot at siya ay nagpatingin sa manggagamot. Ngayon, ang bidyong ito ay para po sa inyo. Kaya po madalas, tayo po ay halimbawa, nakakita po tayo na nag-slide po kung ganyan, may nagtatanong po sa akin. Tapos doon sa isa, yun din naman po ang tanong. Kaya mas gusto ko po, sasagutin ko po kayo sa pamamagitan ng video. Kasi minsan po, o halos lahat, hindi po minsan, lagi-lagi po, pare-parehas din naman po yung ating katanungan. Kaya sa video po natin, sasagutin, pumili po lamang kayo, i-search nyo lamang po yung Apple Pagyu 7. Pumili po kayo doon kung ano po yung para po sa inyo, kung ano po yung gusto nyong gawin doon. Basta ang lagi nyo pong tatandaan, kagaya na lagi ko tinuturo sa inyo, ang paggawa po ng mga ritual, iyan po ay kailangang may paniniwala, lubos po ang paniniwala. Huwag po tayong gagawa ng ritual na alam naman natin, may doubted po tayo, doubt po tayo doon sa ating gagawin. Hindi po rin tatalabyan. Mas mainam, tayo po lubos ang paniniwala at pananalig na yan po ay tatalab dahil tayo'y naniniwala. Iyan po. Ngayon, ito na po ang pangyayari. Kung ganyan, ang nangyari sa inyo, marami po akong naringgan na ganyan, na sarili niyang, kumbaga yung lagi niya pinupuntahan, ang siyang nanggagamot din sa kanya para siya ay magpauli-uli. Dahil sa laki ng kanyang donasyon. Hindi ko naman sinabi na huwag kayong magbibigay ng donasyon. Kumbaga yung pakinsuelo sa tao, may ginagawa or may naka-istorbo kayo, parang hiya na lang. Kaya kayo po ay magbibigay. Yan. Pero okay lamang po yung magbigay. Kaya lamang, yung gagawin na lagi-lagi kayong may sakit, yan po ay hindi tama. O, kung or halimbawa, pinakain na natin sa ating palad, ay tayo ginamot pa. Meron din po, isa sa pito pong yan ha. Tayo po ay ginamot pa. Siya po ay nagpunta sa albularyo at sabi, yun daw taong to. Pero alam nyo ba, para malaman nyo, kung sino ang tumira sa inyo, kung totoo ba yung hula sa inyo, ganito po inyong gagawin. Kumuha po kayo ng olive oil. Tapos, lagyan nyo po yung olive oil ng asin. Tapos ngayon, ilagay nyo nasa bote po siya. Ngayon, hayaan nyo lamang po yun. Pero yung gumawa na po kayo, gumawa na kayo ng ganito, olive oil, mga 3 kutsarang olive oil, tapos mga ilang buti lamang ng asin, ishoot nyo sa bote. Tapos yun po kasi, kailangan may ritual bago nyo po siya masubukan. Ganito po, ay di nakapaglagay na kayo, gagawin nyo po yan ng Tuesday and Friday, yan po yung mga mabibisang araw. At pagkatapos, ibibilad nyo po yan sa sinag ng araw, yung 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Ibibilad nyo po siya dyan. Mainam po na meron din kayong ganyan at alam nyo po yan. Ngayon, kapag po siya ay nabilad nyo ng 7 araw, basta po 6:30 hanggang alas 8, alas 8, stop na, takloban nyo po muli. Tapos kinabukasan, buksan nyo po inyong garapon, i-energize nyo po muli sa araw. Basta 7 araw na sunod-sunod na ganyan. Pagtutong na alas 8, sarado, baka po magdumi. Ngayon, at ito na. Ganito po, kung may ganyan na kayo ha, ganito po gawin nyo. I-kiss-kiss nyo pong ganyan. Kapag kiss-kiss nyo po ng matagal, pagka-kiss-kiss nyo ng matagal sa bote, maliit na bote lamang po. Pag yan po ay nag-init, kasi usually po, magiinit talaga yan. Pag ibig sabihin nag-init, yan po ibig sabihin ay magtanong kayo doon sa bote, ito bang taong to ang nanggamot sa akin? Kiss-kiss, kiss-kiss. Kapag yan po ay nag-init, ibig sabihin, kasi common na mag-iinit. Kapag yan po ay nag-init, ibig sabihin, hindi siya. Pero kapag yan malamig, kinuskus nyo na ng kinuskus na ganyan, malamig pa rin si bote, ibig sabihin, positive, possible na siya talaga. Yan. Ngayon, kapag siya talaga ang dumali sa inyo, ang gawin po ninyo, pumunta po kayo sa kanilang bahay, sa kanilang lugar. Ngayon, kunwari kayo magpapagamot,
Pero wala kang nararamdaman, kunwa-kunwarian lang. Ngayon, basta pumunta ka doon, pagkatapos bago ka umalis, ay dumampot ka ng bato. Dumampot po kayo ng bato na mula sa kanila. Ito po ay sisiguraduhin nyo na siya talaga ha. Kasi kapag wala namang ginawa sa inyo ng tao, tas kayo ang gumawa ng ganyan, ay sa inyo ang balik. Sa inyo ang karma. Ngayon, kung kayo possible na talagang siya, alamin yung gustong mabuti na talagang siya, umuha po kayo ng bato na mula sa kanila at pagdaan nyo sa ilog, kailangan may dadaanan kayo or sumadya kayo sa may ilog. Halimbawa, hindi naman ilog na kailangan eh masukal na bababa pa kayo. Hindi po ganun. Halimbawa, diba, dito naman sa mga lugar natin, may nadadaan naman talagang ilog-ilugan, diba? Ito, yung kalsada, yan na, dami nadaang jeep. May ilog-ilugan dyan. Yun, yun na po yun. Okay na yun. Ngayon, markila kayo ng tricycle. Marka ng tricycle, pagdaan nyo doon sa bridge ng ilog, itapon nyo si bato na inyong kinuha doon sa taong yon na nagbibigay lagi sa inyo ng karamdaman or pinapakulam kayo. Pero sisiguraduhin nyo, as sinasabi ko po sa inyo, sisiguraduhin nyo na yun talagang taong yon. Kasi maaaring pag tinesting nyo lang at trip nyo lang ang subukan kung tunay ang ating mga pinagsasabi, ay sa inyo ang karma. Yung taong to ay hindi kakarmahin. Nasa inyo po ang karma kapag testing-testing lang. Kaya bawal po yung mga testing-testing. Kaya kailangan isusure nyo sa sarili ninyo at alam nyo na talagang siya ang tumira sa inyo. Dumali sa inyo. Kayo pinapagamot, pinapakulam. Yan. Yan po ay sagradong napakasama sa isang tao na gumagawa ng kaliwa. Yan po ay napakabilis. Alam nyo ba po, ang paggamit ng kaliwa ay napakabilis. Kumbaga, ang bilis tumalab ng paggawa ng kasamaan. Yun nga po, yun ang pinakamabilis niyan. Eh, kasi yung mga devil, yan po ay naka-abangers lamang sa atin. Lalo na po yung mga tao na gumagawa ng masama. Ay, tuwan-tuwa ang mga yan. Kaya yan po ay napakabilis tumalab. Lalo na po yung mga gumagamit ng kaliwa. Kaya ang gagawin po natin sa mga gumagamit ng kaliwa, ito po. Pagdaan ninyo, halimbawa, yung jeep eh hindi naman doon dadaan. Para sure na dumaan sa ilog, ay umarkila na lang kayo ng tricycle. At doon nyo ipadaan, tapos ipaliko nyo muli sa inyo. Yan, yung sure lamang kayo dadaan. Pero kung nadaan naman talaga ang jeep doon, dahil kahit nakasakay ka sa jeep, ibato nyo doon. Kaya po madalas, tayo po eh halimbawa, nakakita po tayo na nag-slide po kung ganyan, may nagtatanong po sa akin. Tapos doon sa isa, yun din naman po ang tanong. Kaya mas gusto ko po, sasagutin ko po kayo sa pamamagitan ng video. Kasi minsan po, o halos lahat, hindi po minsan, lagi-lagi po, pare-parehas din naman po yung ating katanungan. Kaya sa video po natin, sasagutin, pumili po lamang kayo, i-search nyo lamang po yung Apple Pagyu 7. Pumili po kayo doon kung ano po yung para po sa inyo, kung ano po yung gusto nyong gawin doon. Basta ang lagi nyo pong tatandaan, kagaya na lagi ko tinuturo sa inyo, ang paggawa po ng mga ritual, iyan po ay kailangang may paniniwala, lubos po ang paniniwala. Huwag po tayong gagawa ng ritual na alam naman natin, may doubted po tayo, doubt po tayo doon sa ating gagawin. Hindi po rin tatalab yan. Mas mainam, tayo po lubos ang paniniwala at pananalig na yan po ay tatalab dahil tayo'y naniniwala. Yan po. Ngayon, ito na po ang pangyayari. Kung ganyan, ang nangyari sa inyo, marami po ako naringgan na ganyan, na sarili niyang, kumbaga yung lagi niya pinupuntahan, ang siyang nanggagamot din sa kanya para siya ay magpauli-uli. Dahil sa laki ng kanyang donasyon. Hindi ko naman sinabi na huwag kayo magbibigay ng donasyon. Kumbaga yung pakinsuelo sa tao, may ginagawa or may naka-istorbo kayo, parang hiya na lang. Kaya kayo po ay magbibigay. Yan, pero okay lamang po yung magbigay, kaya lamang yung gagawin na lagi-lagi kayong may sakit, yan po ay hindi tama. O, kung halimbawa, pinakain na natin sa ating palad, ay tayo ginamot pa. Meron din po, isa sa pito pong yan ha, tayo po ay ginamot pa. Siya po ay nagpunta sa albularyo at sabi, yun daw taong to. Pero alam nyo ba, para malaman nyo, kung sino ang tumira sa inyo, kung totoo ba yung hula sa inyo, ganito po inyong gagawin. Kumuha po kayo ng olive oil. Tapos, lagyan nyo po yung olive oil ng asin. Tapos ngayon, ilagay nyo na sa bote po siya. Ngayon,
Hayaan nyo lamang po yun. Pero yung gumawa na po kayo, gumawa na kayo ng ganito, ha? Olive oil, mga 3 kutsarang olive oil, tapos mga ilang buti lamang ng asin, ishoot nyo sa bote. Tapos yun po kasi, kailangan may ritual bago nyo po siya masubukan. Ganito po, ay di nakapaglagay na kayo. Gagawin nyo po yan ng Tuesday and Friday. Yan po yung mga mabibisang araw. At pagkatapos, ibibilag nyo po yan sa sinag ng araw. Yung 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Ibibilag nyo po siya dyan. Mainam po na meron din kayong ganyan at alam nyo po yan. Ngayon, kapag po siya ay nabilag nyo ng 7 araw, basta po 6:30 hanggang alas 8. Alas 8, stop na. Takluban nyo po muli. Tapos kinabukasan, buksan nyo po inyong garapon, i-energize nyo po muli sa araw. Basta 7 araw na sunod-sunod na ganyan. Pagtutong na alas 8, sarado, baka po magdumi. Ngayon, at ito na. Ganito po, kung may ganyan na kayo, ha, ganito po gawin nyo. I-kiss-kiss nyo pong ganyan. Kapag kiss-kiss nyo po ng matagal, pagka-kiss-kiss nyo ng matagal sa bote, malit na bote lamang po. Pag yan po ay nag-init, kasi usually po, magiinit talaga yan. Pag ibig sabihin nag-init, yan po ibig sabihin ay magtanong kayo doon sa bote. Ito bang taong to ang nanggamot sa akin? Kiss-kiss, kiss-kiss. Kapag yan po ay nag-init, ibig sabihin, kasi common na mag-iinit. Kapag yan po ay nag-init, ibig sabihin, hindi siya. Pero kapag yan malamig, kinuskus nyo na ng kinuskus na ganyan, malamig pa rin si bote, ibig sabihin, positive, possible na siya talaga. Yan. Ngayon, kapag siya talaga ang dumali sa inyo, ang gawin po ninyo, pumunta po kayo sa kanilang bahay, sa kanilang lugar. Ngayon, kunwari kayo magpapagamot, pero wala kang man nararamdaman, kunwari yan lang. Ngayon, basta pumunta ka doon, pagkatapos bago ka umalis, ay dumampot ka ng bato. Dumampot po kayo ng bato na mula sa kanila. Ito po ay sisiguraduhin nyo na siya talaga, ha? Kasi kapag wala namang ginawa sa inyo ng tao, tas kayo ang gumawa ng ganyan, ay sa inyo ang balik, sa inyo ang karma. Ngayon, kung kayo possible na talagang siya, alamin yung gustong mabuti na talagang siya, umuha po kayo ng bato na mula sa kanila, at pagdaan nyo sa ilog, kailangan may dadaanan kayo or sumadya kayo sa may ilog. Halimbawa, hindi naman ilog na kailangan masukal na bababa pa kayo. Hindi po ganun. Halimbawa, diba, dito naman sa mga lugar natin, may nadadaan naman talagang ilog-ilugan, diba? Ito, yung kalsada, yan na, dami nadaang jeep. May ilog-ilugan dyan. Yun na po yun. Okay na yun. Ngayon, markila kayo ng tricycle. Marka ng tricycle, pagdaan nyo doon sa bridge ng ilog, itapon nyo si bato na inyong kinuha doon sa taong yon na nagbibigay lagi sa inyo ng karamdaman or pinapakulam kayo. Pero sisiguraduhin nyo, as sinasabi ko po sa inyo, sisiguraduhin nyo na yun talagang taong yon. Kasi maaaring pag tinesting nyo lang at trip nyo lang ang subukan kung tunay ang ating mga pinagsasabi, ay sa inyo ang karma. Yung taong to ay hindi kakarmahin. Nasa inyo po ang karma kapag testing-testing lang. Kaya bawal po yung mga testing-testing. Kaya kailangan isusure nyo sa sarili ninyo at alam nyo na talagang siya ang tumira sa inyo. Dumali sa inyo. Kayo pinapagamot, pinapakulam. Yan. Yan po ay sagradong napakasama sa isang tao na gumagawa ng kaliwa. Yan po ay napakabilis. Alam nyo ba po, ang paggamit ng kaliwa ay napakabilis. Kumbaga, ang bilis tumalab ng paggawa ng kasamaan. Yun nga po, yun ang pinakamabilis niyan. Kasi yung mga devil, yan po ay naka-abangers lamang sa atin. Lalo na po yung mga tao na gumagawa ng masama. Ay, tuwan-tuwa ang mga yan. Kaya yan po ay napakabilis tumalab. Lalo na po yung mga gumagamit ng kaliwa. Kaya ang gagawin po natin sa mga gumagamit ng kaliwa, ito po. Pagdaan ninyo, halimbawa, yung jeep hindi naman doon dadaan. Para sure na dumaan sa ilog, umarkila na lang kayo ng tricycle. At doon nyo ipadaan, tapos ipaliko nyo muli sa inyo. Yan, yung sure lamang kayo dadaan. Pero kung nadaan naman talaga ang jeep doon, dahil kahit nakasakay ka sa jeep, ibato nyo doon. Ayan, nasa mid po ako. Kasi, malamang, naalala ko ng 7 taong kausap ko kahapon. Baka malamang nanonood na sila ngayon. Ayan, sure ako nanonood na sila, yung mga bossing nating manonood. Nasa mid tuloy. Yan. Basta po daw kayo yung nasa mid, na mga hindi inaasahan kayo nagsasalta at bigla kayong nasa mid, yan po ay may nakaalala sa inyo. Or halimbawa, nangangati ang ilong ninyo. Yung parang bang, ano ba ito? Parang may paikot-ikot na balahibong ganyan na nangangati ilong nyo. Yon, may nakaalala sa inyo. Pag naman kayo nasa mid, pinag-uusapan kayo or may nakaalala sa inyo. Yan na. Ay, di ngayon, eto na si Jeep, dumaan na.
ibato nyo na yung bato na nanggaling doon sa lugar na taong yun, yung dumali sa inyo, ibato nyo doon. Bumilang lamang kayo ng mga ilang buwan. Siya po ay tatapikin at makakarma sa kanyang ginagawa. Maring siya ay, hindi naman sa pagano, syempre, ano naman yun, kumbaga pinapanigan ko yung mga taong ginamot, di ba? Kumbaga dito ay tatapikin lamang siya para siya ay, halimbawa siya ay ginamot, siya ay makaramdim din ng konting ano, kumbaga bumalik sa kanya yung ginawa sa'yo, yun, pambalik, pantapik, para huwag na niyang ulitin. Tapos, sa kapo niya, halimbawa, siya eh, sumama din ang pakiramdam, huwag niya nang gawin sa iba. Maaalala niya po yung mga ginawa niya ng masama. Yun, magbabago na po yan. Kumbaga, para hindi na siya umulit-muli sa iba, yung mga trip niya na pagtripan sa mga ganon, na lalagyan ng karga o magpapalipad hangin, para hindi niya na ulitin. Kasi, uulit-ulitin niya po yan sa iba. Kung halimbawa, hindi siya magbabago, pagbabaguhin lamang po natin siya. Yan, yun po ay napakabisa. At ang gumagawa ng ganyan ay hindi pinagsasabi. Baka po kayo ay may kasama. Uy, kunyari, best friend nyo. Ay, friend, ikaw ay ano, pumunta ka sa bahay at tayo may pupuntahan. Tapos chinika nyo na sa kanya. Tapos sabi nyo, kailangan dumampo tayo ng bato kasi ito ang aking napanood. Ganyan-ganyan, alam na alam ko na ang mangyayari. Ha, sabi na, o siya, sige-sige, akong bahala, ganyan. Ay di ngayon, nagawa nyo na, tahimik, wala nakakaalam. Ngayon, itong kaibigan mo ay napakwento sa iba. Yan na, napachika na. Hoy, alam mo ba si ano? Kinulam daw. Kaya, nagpalipad hangin si ganyan, ganyan. Ang ginawa ba naman namin? Ayan na. Naichika na sa iba. Ibig sabihin ko, instead na tumalab, hindi pa tatalab. Pero kung kayo po mismo ang pupunta nang wala nakakaalam or may kasama kayo, kasi syempre nakakatakot nga naman, may kasama kayo, kunwari magpapagamot, o kaya sabihin nyo, ay friend, ikaw ba eh magpapagamot? Sumama ka nga sa akin, magpagamot ka, magaling dumang hula, ganyan-ganyan. O ano man, yan. Ngayon, di sinamahan ka, sumimpli ka, pero huwag mo na sasabihin sa kaibigan mo, yung gagawin mo, sumimpli ka ng dampot, tapos kunyari hawak mo lamang siya, pero huwag mo siya ipapakita sa tao may dunong, kasi alam na nila yun eh, kukontrahin ka na yan, kahit hindi ka sitahin. At nakita ka niya na dumampot, lalo siya ay may dunong, alam niya na, maaaring kontrahin ka na niya sa gabi. Yan. Kaya ako po sa inyo, pasimple na hindi niya rin makikita. Halimbawa, habang ginagamot ang inyong kaibigan, lumabas kunwari kayo, kunwari magpapahapahangin, nabas muna sandali, tapos sabay dampot ng bato sa kanila at sabay silid sa bag. At pagkatapos, pag kayo napadaan, yun po ay aganto, pag kayo napadaan, sabay hagis. Huwag na huwag nyo lilingunin. Ang mga ganyang inihahagis ay hindi nililingon. Pagkahagis nyo, diretso uwi ng bahay, manalangin kayo. Doon kayo mananalangin sa may silangan na lang, kasi kawawa naman siya. Sa may silangan na siya ay magbago ng kanya. Sabihin nyo po ng tatlong beses. Halimbawa, ngayon, hinagis nyo, tas gabi na ha. Huwag po kayo mag-wish daw. Kinabukasan na kayo mag-wish sa may silangan. Sabihin nyo, kaya nyo lang naman nagawa yon dahil siya ay masamang tao. Siya ay purwisyo. Purwisyo sa iba para huwag niya nang gawin. Yan, siya ay magbagong buhay na. Sabihin nyo po yun ng tatlong beses. At yan mabilis po ang talab po niyan. Yan po ay magsisisi at hindi niya nagagawin sa iba kasi nakamamatay po yan, yung mga ganyan, lalo't hindi niyo po na-tsempuhan yung tamang gamot, yung tamang ritual sa mga ganyan. Yan po ay nakamamatay. Yun na, di ba nabalita, sino ba yun yung artista, yung magandang bata, si Julie Vega. Dahil sa mga ganyan, wala mga pangontra. Pero kung siya ay may pangontra, pumunta siya sa mga ganung lugar na maraming engkanto, ay why pick yun sa kanya? Kumbaga, siya ang magwawagi, hindi magwawagi yung ano, or kaya dun sa bahay, may mga pangontra ng mga ano para hindi tayo talaban ng kung ano-ano, at saka yung mga negative na maaring dumaan sa atin ay matataboy na. Yan. Hello po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Ang lagi nyo pong tatandaan, ha? Ang Panginoon po una sa lahat, ipanalangin po natin yan sa taas. Kaya lamang po, alam niyo po ba yung mga nakarganan ng ganyan, ang hirap ng pakiramdam. Parang balisa na ginaw-ginaw na hindi mo alam po anong sakit mo. Pag pumunta ka sa doktor, wala naman silang makita kung anong dahilan. Ay, alam niyo na kung ano yan. Ang video ito ay para po sa inyo. Salamat po. Ayan, nasa mid po ako. Kasi malamang naalala ko ng pitong taong kausap ko kahapon. Baka malamang nanonood na sila ngayon. Ayan, sure ako nanonood na sila, yung mga bossing nating manonood.
Nasa mid tuloy. Yan. Basta po daw kayo'y nasa mid, na mga hindi inaasahan kayo nagsasalta at bigla kayong nasa mid, yan po ay may nakaalala sa inyo. Or halimbawa, nangangate ang ilong ninyo. Yung para bang, ano ba to? Parang may paikot-ikot na balahibong ganyan na nangangate ilong nyo. Yon, may nakaalala sa inyo. Pag naman kayo nasa med, pinag-uusapan kayo or may nakaalala sa inyo. Yan na. Hindi ngayon, eto na si Jeep. Dumaan na. Ibato nyo na yung bato na nanggaling doon sa lugar na taong yon. Yung dumali sa inyo, ibato nyo doon. Bumilang lamang kayo ng mga ilang buwan. Siya po ay tatapikin at makakarma sa kanyang ginagawa. Maring siya ay, hindi naman sa pagano. Siyempre, ano naman yun? Kumbaga, pinapanigan ko yung mga taong ginamot, di ba? Kumbaga, dito ay tatapikin lamang siya para siya ay, halimbawa, siya ay ginamot. Siya ay makaramdim din ng konting, ano, kumbaga, bumalik sa kanya yung ginawa sa'yo. Yun, pambalik, pantapik, para huwag na niyang ulitin. Tapos, saka po niya, halimbawa, siya ay sumama din ang pakaramdam. Huwag niya nang gawin sa iba. Maaalala niya po yung mga ginawa niya ng masama. Yun, magbabago na po yan. Kumbaga, para hindi na siya umulit-muli sa iba yung mga trip niya na pagtripan sa mga ganon na lalagyan ng karga o magpapalipad hangin para hindi niya na ulitin. Kasi uulit-ulitin niya po yan sa iba kung halimbawang hindi siya magbabago. Pagbabaguhin lamang po natin siya. Yan, yun po ay napakabisa. At ang gumagawa ng ganyan ay hindi pinagsasabi. Baka po kayo ay may kasama. Uy, kunyari best friend nyo. Ay, friend, ikaw eh, ano, pumunta ka sa bahay at tayo may pupuntahan. Tapos, chinika nyo na sa kanya. Tapos, sabi nyo, kailangan dumampo tayo ng bato kasi ito ang aking napanood. Ganyan-ganyan, alam ko na ang mangyayari. Ha, sabi na, oh, sige-sige, akong bahala, ganyan. Ay, di ngayon, nagawa nyo na, tahimik, wala nakakaalam. Ngayon, itong kaibigan mo, ay napakwento sa iba. Yan na, napachika na. Hoy, alam mo ba si ano, kinulam daw, kaya nagpalipad hangin si ganyan, ganyan. Ang ginawa ba naman namin, ayan na, naichika na sa iba. Ibig sabihin ko, instead na tumalab, hindi pa tatalab, pero kung kayo po mismo ang pupunta nang wala nakakalam or may kasama kayo, kasi syempre nakakatakot nga naman, may kasama kayo, kunwari magpapagamot, or kaya sabihin nyo, ay friend, ikaw ba eh magpapagamot? Sumama ka nga sa akin, magpagamot ka, magaling dumang hula, ganyan, ganyan, or ano man, yan. Ngayon, di sinamahan ka, sumimpli ka, pero huwag mo na sasabihin sa kaibigan mo, yung gagawin mo, sumimpli ka ng dampot, tapos kunyari hawak mo lamang siya, pero huwag mo siya ipapakita sa tao may dunong, kasi alam na nila yun eh, kukontrahin ka na yan, kahit hindi ka sitahin, at nakita ka niya na dumampot, lalo siya ay may dunong, alam niya na, maaaring kontrahin ka na niya sa gabi, yan, kaya ako po sa inyo, pasimple na hindi niya rin makikita, halimbawa, habang ginagamot ang inyong kaibigan, lumabas kunwari kayo, kunwari magpapahapahangin, nabas muna sandali, tapos sabay dampot ng bato sa kanila at sabay silid sa bag. At pagkatapos, pag kayo napadaan, yun po ay aganto, pag kayo napadaan, sabay hagis. Wag na wag nyong lilingunin. Ang mga ganyang inihahagis ay hindi nililingon. Pagkahagis nyo, diretso uwi ng bahay, manalangin kayo. Doon kayo mananalangin sa may silangan na lang, kasi kawawa naman siya. Sa may silangan na siya ay magbago ng kanya. Sabihin niyo po ng tatlong beses. Halimbawa, ngayon hinagis niyo, tapos gabi na. Huwag po kayo magwi-wish daw. Kinabukasan na kayo magwi-wish sa may silangan. Sabihin niyo, kaya niyo lang naman nagawa 'yon dahil siya ay masamang tao. Siya ay purwisyo. Purwisyo sa iba para huwag niya nang gawin. Yan, siya ay magbagong buhay na. Sabihin niyo po 'yon ng tatlong beses at 'yan mabilis po ang talab po niyan. Yan po ay magsisisi at hindi niya nagagawin sa iba kasi nakamamatay po yan, yung mga ganyan, lalo't hindi niyo po na-tsempuhan yung tamang gamot, yung tamang ritual sa mga ganyan. Yan po ay nakamamatay. Yun na, di ba nabalita, sino ba yun yung artista, yung magandang bata, si Julie Vega. Dahil sa mga ganyan, wala mga pangontra. Pero kung siya ay may pangontra, pumunta siya sa mga ganun lugar na maraming inkanto, ay wa-epek yun sa kanya. Kumbaga, siya ang magwawagi, hindi magwawagi yung ano, or kaya dun sa bahay, may mga pangontra ng mga ano para hindi tayo talaban ng kung ano-ano, at saka yung mga negative na maaaring dumaan sa atin ay matataboy na. Yan. Hello po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Ang lagi nyo pong tatandaan, ha?
Ang Panginoon po, una sa lahat, ipanalangin po natin yan sa taas. Kaya lamang po, alam niyo po ba yung mga nakarganan ng ganyan? Ang hirap ng pakiramdam. Parang balisa na ginaw-ginaw na hindi mo alam po anong sakit mo. Pag pumunta ka sa doktor, wala naman silang makita kung anong dahilan. Ay, alam niyo na kung ano yan. Ang video ito ay para po sa inyo. Salamat po.